Manual lang to. Welcome to Biyahe. Welcome to the bar. Ni Rens. Welcome to Biyahe. Biyahe. Ni Rens. Sa summit, pero dun tayo pupunta sa isa sa mga resort. Hihingal ako agad ng mga magka-camping na. So, pupunta tayo ng Queen Bee Resort. Dun tayo mag-stay ngayong weekend. Buti lang, pwede palang mag pabook ng joyride mula sa bahay hanggang dito. Medyo malayo nga lang dahil medyo liblib to eh. So, tara. Pwede ka nang mamundok. Ito na yung struggle. Ito yung unang ahon. Hindi mo kung gano'ng katarik yan. Meron pa dun, oh. Di makita yung dulo. Kaya mahirap din yung bike to, eh. Pagdating sa part na to, tinutulak ko na, eh. Okay, nasa 285 meters above sea level na tayo. Maba pa to. Ganun pa dun sa taas. Mukhang ready to... Ready na maayos tong ano. Pasado na to, flat na. Yung mga way back 2020. Lalim-lalim itong mga part na ito. Mga filnatan nila. Baka isi-semento na ito soon. So, mas naging accessible na yung daan na ito sa mga ano eh. Mga mababang sasakyan. Si Papa! Parang ano ito? Ano ito? Grotto ba ito? Ngayon ko lang napansin to. Tahanan ng inang bear. Ng inang... Huh? Tahanan ng ina ng awa. Hirap pa lang magbasa dun. Time check 6:23. Ang dilim na. So andito tayo sa may tapat ng barangay. So ayan yung barangay. Lang natin mag-register dito na aakyat tayo. So yun. Nakakapag-register na tayo. Meron pala silang 20 pesos na registration fee. Tapos required yung tour guide. Nasa 350 rin yung tour guide nila. Okay, so ito yung entrance ng Queen Bee Resort. Maahon pa rin ah. Lakas ng hangin dito. So pag pupunta kayo ng gabi dito, make sure na may dala kayong flashlight. Walang ilaw yung daan.
Oh, ito pala inirenta nating triangle house. Hihilig naman talaga or tas dalawang kama. Sarap. Sarap binta lang. Sarap ba? Di ka man ah? Walang cover. Ah, okay lang yan. Mas masarap nga yan eh. Open. Hindi ka talaga magutom yan doon. Hmm? Takot ka magutom? Hindi. Hindi gutom lang ako eh. Gusto mo tinapay. So meron din pala silang lutuan dito kung gusto nyo magluto or mag-init ng mga baon nyo. Tapos may hugasan na rin dito. And 200 daw pala yon, unlimited na. Hanggang mag-stay kayo dito, pwede kayo magluto. Tara, let's eat. Nahulog baga. Wala pa eh. Tumuhink eh. Saka adobo. Ito yung mga dumpa kanina. Tapos kanin. Kanin lamig. Tapos mainit na sabaw. Cup noodles. Sarap dito, Baguio vibes. Ang lamig. May bisita tayo. Hey, Brownie. Anong pangalan mo? What's your name? Meron pang isa. Mga asong bundok. Grabe. Ang lakas ng hangin. Lamig ba? So pag pupunta kayo dapat may dala kayong jacket. For sure, lalamigin kayo. Paano lamigin? Ang snowbox. Okay, so time check 2 AM. Sabi lang natin yan. Check natin yung ano, city lights. Natulog yun tayo ng mga 4 na oras. Ito yung mga campers dito. Pwede ka mag-pitch ng tent. So may tindahan din pala sila dito. 24/7. So dito ay sa may gilid ng isa nilang pool. So may isang pool dito. Tapos meron din sa likod. Harap maka, parang sagada yung vibe dito. Kasi pagtingin mo dito sa kabila, andiyan yung city lights. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Pray your heart. Does it open? Yeah, your heart is the sun and it shines. Yun nga, so ito yung 2 pools na nakita natin kagabi. So ito pang pambata. Tapos may slide. Tapos meron din dito sa kabila. Ito may 6 feet or 7 feet. Ganda sa dulo. Never guess the places that I've been. Lamig. Lamig, Vi. Dito tayo sa malalim. Dito sa malalim. Lumog yan, camera. Okay lang yan. Igagi. Tingkad na ako. Igagi, wag. Ay, nalulog. Papulikatin ako eh. Talon tayo.
let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go. And I'll just make this bed my home. Ano, B, kaya pa? Dapat nag-jacket ka eh. Malamig eh. Okay, time check. Alas 3. Baba na tayo ng campsite. Dito talaga ng view dito. So ito yung harapan ng campsite. Medyo madilim kagabi. So kung pupunta kayo dito, malalaman nyo na kung lumagpas na kayo, kung yung mga bato-bato malalaki na. Ito papunta to ng Balagbag eh. Unfortunately, dito tayo makakit ng summit ngayon. May mga sundalo doon ngayon na nagbabantay. Karoon doon ng kaguluan sa pulang lupa. Kaya kinlose nila ngayon. Almost 2 weeks na. Pero medyo malayo naman to sa ano, pulang lupa, kaya inopen na nila yung mga campsite. Next time, hakitin natin yan. Kaya mo na ba makit? Hindi. Mag-training ka na. Ito yung mga kambing kagabi. Oh. Kasi siguro sa daan. So may nagutom dito, kain muna tayo. So, hindi ako kasya. Ayaw kasya. Kasya yan. Tara. So may kailan dito sa taas. Ay. Kailangan natin mag-diet ah. So may kailan dito. Ayan. Tapos may view. Ay, yun yung malupit yung view. Sakto yung nasa likod natin na yan. Yan yung western part. So dyan yung sunset. So kung pupunta kayo dito, tapos kakain kayo dito, maganda yung sunset dito. Kasi dito ay papagabi. Kailangan natin abutan yung last trip ng Plaza Ace. So last trip 6:30. Okay, so hanggang alas 6 daw yung pababa ng mula Likaw-Likaw hanggang Tunggo. So kailangan makababa bago yun. Mayroon gabi yun dito. Madilim. Diba? So sakto mainit yung panahon ngayon. Maglulugaw tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Siya maghalo-halo. Perfect combination. Para sa inyo. Okay, time check 4:30 na ng hapon. So sa may bandang unahando na yung terminal ng jeep mula Likaw-Likaw hanggang papunta ng Tunggo. So kung nagustuhan nyo itong video na to, like, follow, and subscribe. Hi Pabi. So malapit lang to, malapit lang doon sa Manila. Almost 2-3 hours nandito ka na. So next destination mo, punta ka na dito. Bye bye. Kala ko nawala eh.